So hello guys, what's up? Welcome back sa aking YouTube channel, Archery Pineda. To nagbabalik na naman tayo guys para sa isa na namang panibagong bike check video. Nandito tayo ngayon sa Kuy's Bike. Ayan, sa Binyang 2, Bukaway, Bulacan, along MacArthur. Harap lang yan ng Santo Niño Academy. So magbabike check tayo guys ng isang mainit-init at bagong-bagong dating na Java. Ayan o, Java Veloz. Kung hindi ako nagkakamali yata guys. So road bike, ayan. So wala na tayong intro guys. Diretso tayo sa bike check video ng napakaganda at mainit-init na road bike. So ayan guys, nakikita nyo ang ating Java Veloz. Ayan, kung ano man ang pronunciation niya, Veloz ba o Veloz? Ayan, pakitama na lang ako guys. Siyempre, sisimulan natin ang bike check video sa kanyang frame. So kung nakikita nyo guys, na ang kulay natin ay glossy black. Ayan, glossy, kumikinang-kinang. At dito tayo sa kanyang head tube. Ang head tube niya ay mahaba. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 150mm to. Umigit kumulang. Na may logo yan ng letter V. Yan. Siguro Java yan o Veloz kung ano man yan. At tapos dito sa kanyang sa head tube, hindi ko malaman kung tapered o straight. Pakicomment na lang ako guys. Kasi parang malaki dito sa may bandang baba eh. Parang nalalakihan ako dito. Ayan. Pero pag tinignan mo sa gilid, mukha siyang straight. Pero pag tinignan mo dito sa dulo, mukha siyang tapered. Ayan, hindi ko sigurado guys, hindi ko maibibigay yung 100%. Ayan, kayo na lang ang tumingin. At dito sa kanyang top tube, meron tayo makikita pa rin letter V. Ayan, logo. Tapos merong road series. Meron tayong A dito at warning. At mga lining na yellow. At dito parang Italy yata to guys. Oh. Siguro from Italy tong Java na to. Ayan. At meron tayo, ayun o, ano to guys, pag kinapa mo, parang tubo, bilog na bilog o. At dito sa kanyang seat tube, ganun din, tubo rin siya. At ang kanyang pagkaka-welding ay maraming uod ng pagkaka-welding, ayan o. Yan, hindi siya smooth weld. At nagtampo si top tube, saka si down tube. Naghiwalay yung dalawa, ayan, may tampuhan yung dalawa na yan, naghiwalay eh. Pero naka-internal cabling tayo. Ayan, so isa, dalawa. So, dalawa yung ating internal cabling. At tatlo pala, guys. Dalawa dito sa likod. Ayan, dalawa. At ang ating wire ay gawa ng jag wire. Ayan na, guys. Nasisun na. Babasa nyo. Nakikita nyo. So, dalawang internal dito. At isa dito sa down tube. At may nakasulat dyan na Java. Ayan. Dito naman, ang shape naman ito. Hindi ko alam. Parang cone. Parang cone ang shape nito. Medyo pa-curve dito sa ilalim. Tapos dito may ano, sulok. Ayan. Maingay nga pala guys. Nasa tabing kalsada tayo. Pagpasensyaan nyo na. At ito nga pala ay ang lalagyanan natin ng beer. Ayan. Kaya lang wala tayong lalagyanan ng pulutan dito. So beer lang. Basta malamig, okay na kahit walang pulutan. Ayan. At syempre, ayun, marami pa rin uod ng pagkaka-welding dito. Ayan. Dito tayo sa kanyang chainstay, may nakasulat na Java at ang wire niya ay nakalabas. Ito ay mga mahihilig sa gitara diyan. So pwede niyo kalabit-kalabitin 'to. Dibalin niyo ng kalabitin niya, wag lang ibang ano, baka mga labit kayo ng iba, ha? Wag kayong mga ngalabit ng iba. Yan. Dito aluminum high-end technology. Yan oh. Java Race Department. Hindi ko alam kung ano 'yan. Bahala na siya diyan kung ano 'yan. Dito may lining ng mga green. Ayan o, mga green. Yung mahiling mga green-minded dyan. At ito may bridge. So may butas dito. Ayan, may butas. Siguro lalagyan nito ng V-brake. So kung gusto mo mag-V-brake, pwede dyan. Kasi naka-disc brake tayo eh. Ayan. At punta tayo sa kanyang tinidor. So tinidor tayo, tinidor. Kasi mukhang tinidor. Ayan. Ang tinidor natin ay gawa sa bakal. Kung hindi ako nagkakamali, na may lining na berde. Ayan, may lining na berde, oh. Ayan. Na naka quick release. Naka quick release na siya. At ito guys, tingnan nyo yung hubs nyo, oh. Ang hubs nyo ay gawa ni Solon.
Yan, salon. Hindi yan salon ha. Salon rusak. Yan o. Salon rusak. Yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes. Yung kanyang halves. Alloy na ating halves. Alloy, alloy. Ayan. At ang kanyang rims ay aero. Na gawa ng decaf. Katiba. Ayan o. Double wall alloy. Ang ating rims na aero na yan. At ang ating gulong ay gawa ni CST Recourse. Ayan, CST Recourse na ang sukat ay 700. Ayan, madilim. By 28C. Ayan. Ayan, nasa punta tayo sa kabila. Sa kabila, kung hindi ako nagkakamali, guys, salon din niya, salon. Salon ang ating halves, salon yusa. At bilangin natin ng holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 24 holes din yung ating hub sa likod. At ang ating rims ay double wall alloy. Nagawa yan na decaf katiba. Yan. At ang ating gulong ay CST Recourse na 700 by 28C. Ayan o guys, kung nakikita nyo, 28C. Ayan o. Dito tayo ngayon sa kanyang cogs. So ang cogs niya, ay bilangin natin sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 speed na 28 teeth yung pinakamalaki. Tapos yung pinakamaliit, hanapin natin, nagtatago 11 teeth na gawa ng shine-shine yung ating cogs. At ang RD niya, ano itong RD natin? Sensa ba to? Sensa? Yan. Di ko alam guys kung sensa to. Pa-comment na lang guys kung alam niyo yung logo na to. Ayan o, bilog siya, bilog. At ito ang ating chain guys. Tingnan natin kung meron tatak. Pag walang tatak, tatatakan natin yan. Ayan, ang tatak niya ay Super Narrow Z. Ayan, Super Narrow Z ang nakalagay dyan. At ito ang kanyang crankset. Ang crankset ay gawa ng Pro Wheel 175, kung hindi ako nagkakamali. Nice, square tapered. Alloy ang ating crank arm. Ang chainring natin guys ay bakal. Ayan, bakal na 50 teeth yata to guys. At 34 yung likod, kung hindi ako nagkakamali. 34, 50. At ang ating FD, sabi sa akin ay ito daw ay sensa yung FD natin. Ayan. Siya nga pala guys, nakalimutan ko sabihin. Size 53 nga pala yung ating frame na binabike check natin ngayon. Ayan, size 53. So punta tayo sa kabila guys. Ayan, para makita nyo. Ayan guys, ito nga o, sa size 53 ang ating frame na binabike check natin. Ayan. Ito yung kabila ng crank arm niya. Pro wheel, gawa ng pro wheel na square tapered. At ito yung kabila. So naka 160mm tayo na rotor. At sensa na caliper na mechanical disc brake. Siyempre ganun din sa kabila. So naka mechanical disc brake tayo na sensa. Ayan, sensa. At 160mm na rotor. Ayan. So ito yung internal niya guys, oh, pakita ko sa inyo. At dito tayo sa seat post, sa seat clamp. Ang seat clamp niya ay alloy. Tapos ang kanyang seat post ay gawa ng, di ko alam kung ano sensa yata ito, na 31.6 by 350mm. Ayan, ayaw mag-focus ng camera natin, may dumaan na naman chicks. At dito sa kanyang upuan, ang upuan niya flat. Ayan guys, so flat. Ay mga mahihilig sa flat dyan. Ayan o, bagay na bagay ito. Ayan o. At dito sa ibabaw, may manipis or mababaw na kanal. So yung mga mababaw na kanal na yan, daluyan pa rin ang ihi yan. Ayan, so baka maiwanan ka kasi kapag iihi ka pa. At dito nakikita mo may hiwa, daanan naman na utot yan. Ayan o. Ayan. At matulis. Iiwas ka, baka matusok ka nyan. At yung pisngin niya dito, yung pisngin niya o, lapad. Nagawa ng decap. Oh, sensa nga to guys. Sensa. Ayan. Tama nga ang ating hula. Pwede na tayo manghula. Ayan. At ito ang kanyang drop bar.
Hindi mawawala ang mahiwagang reflector. Siyempre, ayan o. At naka-aero tayo na drop bar na compact. Hindi ako nagkakamali guys kasi ang ikli dito. Yan, ang ikli. 420 mm ang haba ng ating drop bar. Ayan, made of alloy yung ating drop bar. At ang ating stem ay 100 mm ang haba. Ang haba nito ha. At ang ating lever ay gawa ng decap. So hindi siya STI. Ang STI kasi pang ano lang yun eh, Shimano. So palagay ko ano to, 2 clicks. So 1 click then 2 click. 1 click down, 2 click up. Yan, doon ako nagkakamali guys. Bawal daw i-click eh pag hindi maandar. Yan. So yun na yun. At dito sa kanyang headset, walang tatak. Yan, tatatakan natin ang tatakbuhin yan. At ang ating spacer, 1, 2, 3. Tatlong 1 cm at isang 1.5 cm. Tapos yung dust cover niya, dust cap, manipis lang. Nasa 1 cm lang yung dust cap niya. Yan. Yung kanyang rubber, hindi ko alam kung natawag dito guys. Mahina tayo sa road bike eh. Parang goma siya guys. Yan, parang goma. Gomang-goma talaga siya. Tapos ito yung end cap niya guys oh. Pwede kang manalamin. Hello. Oh, di ba? So naka-internal cabling tayo dito sa drop bar. Ayun oh, kita niyo oh. Nakatago dito sa ating wrap na yun. Hindi ko nakalimutan ko na kung natawag dito. Basta nakatago diyan. Ayun oh. Yan, so napakalinis ng ating drop bar oh. Yan. So wala na tayong nakalimutan siguro guys. Isang sulyap uli sa Java Veloz. So ayan guys, nga pala ang ating bike check video ng Java Veloz. Ayan, syempre dito yan mabibili sa Kuy's Bike Shop sa halagang 23,400 pesos lang. So ilalagay ko sa description guys yung kanilang Facebook link pati na kanilang contact number at ang kanilang Google Map. Makipag-ugnayan na lang kayo sa kanila ng direkta para sa mga mag-i-inquire at sa mga gustong bumili. Ayan, so nandito tayo. Ayan, oh, ayan, oh. Ayan, ang ating mga mekaniko ng Kuy's Bike Shop. Ayan. Ayan guys, huwag kalimutang pindutin ng like at mag-comment na rin kayo kung anong masasabi ninyo dito sa ating bike check na Java Veloz. Ayan, at huwag kalimutang pindutin ng subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod na bike check videos. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Babush! Paalam! Kaway-kaway man lang dyan oh. Ayan oh. Ang ating mga mekaniko ng Kuy's Bike Shop. Ayan.